بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ngayong gabi yung pag-uusapan natin ay yung tatlong bagay na kapag hindi tinaglay ng isa sa atin, yung tatlo na ito, wag na wag mong iisipin na ikaw ay magiging masaya. Maliwanag? Naisip natin mga kapatid, yung tatlo na ito, kapag wala sa atin yung tatlo na ito, wag na wag mong iisipin na ikaw ay magiging masaya. Yung tatlo. Kung gayon, dapat nating alalahanin na taglayin natin yung tatlong bagay na ito upang tayo ay maging masaya. Ang una rito, ito yung sala, mga kapatid. Yung ano? Sala. Sala. Ang sala, ito ay nagmula sa root word na sila. At sinasabi ng mga ulama, ang pakahulugan ng sala sa luga, yung pakahulugan niya is dua, yung panalangin. Taib. So sinabi natin kanina, ito ay nagmula sa word na sila. Alam niyo ibig sabihin ng sila? Itisal. Ano ibig sabihin ng itisal? Ha? Tawag. Di ba? So kapag tumawag ka sa halimbawa, nasa Saudi ka, tapos nasa Pilipinas yung tinatawagan mo, meron kayong communication. Yan yung sila, communication. So ang isang alipin, tayo, kapag naputol ang ating ugnayan sa ating Panginoon, huwag na huwag mong isipin na magiging masaya ka. Lahat ba tayo marunong ano? Sino rito marunong mag-ayos ng ano? Ng laptop? Meron ba rito, kapatid? Nasa bakasyon. Ah, nasa bakasyon si Isa. Pati si ano, si Abdullah, di ba kasama niya? Taib. O di kaya cellphone na lang. Kapag yung tao walang kaalaman sa pag-aayos ng cellphone, tapos bubuksan mo yung cellphone, hindi mo alam paano paandarin. Maraming piyesa yan eh, di ba? Yung laptop, ganun din. Tapos yung sasakyan, pero yung mekaniko, halimbawa, o yung technician, para sa kanila, basic lamang yung ganun kaalaman. Pagpapasok ka halimbawa sa aeroplano, yung upuan, kung saan nag-drive, yung piloto, di ba maraming mga button doon? Maraming pindutan, kalikutin. Pagpapasok ka, hindi mo alam kung saan yung kapag wala kang alam, hindi mo alam kung saan yung dapat pindutin o hindi dapat pindutin. Pero yung piloto, alam na alam kung paano pipindutin. Ganyan din yung puso natin mga kapatid. Sino lumikha ng puso natin? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Panginoon ko, ang Panginoon nyo. Alam niya kung paano, kung kailan magiging masaya yung ating mga puso at alam niya rin kung kailan ito magiging malungkot. Unang-una na rito yung sala. Kapag walang sala ang buhay ng isang tao, parang wala siyang saysay dito sa mundo. Napakahalaga ng sala mga kapatid. Napakahalaga ng sala. At yung sala, ito ang pagitan nating mga Muslim at mga hindi Muslim. Wallahi, kahit yung tatay mo Arabo, kapag yung dalawang magulang mo Arabo, yung dalawang magulang ay taga Mindanao, ano man yung lahi, ano mang tribal sa Mindanao, Tausug, Maguindanao, Maranao, Kagan, ha? Iyakan. Kapag hindi nagsasala ang isang tao, huwag na huwag mong iisipin na Muslim ka. Huwag iisipin na Muslim. Kaya nga, yung mga Afrikano, o yung mga Incheck, mga Hapon, o yung mga hindi Muslim, kapag sila ay nagsala na, una na, nagsabi ng Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tapos nagsala, sila ay Muslim na. Sapagkat yung sala mga kapatid, napakabigat na obligasyon niyan. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, inutusan niya tayo kapag hindi natin kaya magdasal nang tayo ay nakatayo, magsala ng nakaupo. Kapag hindi kaya magsala ng nakaupo, magsala ng nakahiga. Hindi kayo nakatagilid. Kapag walang tubig, ano gagawin para makapagsala lamang? Ang taong hindi kaya mag-fasting sa buwan ng Ramadan, ano yung gagawin niya? Ano yung halili sa kanya? Kasi may kapalit yun eh. Halimbawa, may ulcer siya. Araw-araw, nag-maintain dapat ng gamot. May kilalaong ganyan. Tuwing Ramadan, lagi na lamang umiiyak. Isa sa mga senior ko sa Qasim, siya ay Jordanian, Palestinian. Hindi siya nagpa-fasting tuwing Ramadan. Ang ginagawa niya, nagpapakain siya kada araw ng mahirap. Nag-fasting siya, hindi? Hindi. Hindi na siya fasting. Pero hindi na fasting tawag. Nag-fasting siya, hindi? Yan ang tanong.
Hindi. Ang taong malakas ang pangatawan, pero walang pera, obligado pumunta sa Makkah para mag-hajj, hindi. Hindi. O yung taong may sakit, tapos may pera, pwede siya pumunta ng Makkah para mag-hajj, hindi. Hindi. Yung taong lumpo, hindi. Ngunit, maaaring mayroong hahalili sa kanya. Kapag matanda na, halimbawa 90 plus, 80, 100 plus na hindi kaya mag-hajj, maaaring mayroong hahalili sa kanya, anak niya, apo, kaibigan, kakilala, para mag-hajj sa kanya. Binyan yung ibang haligi ng Islam. Yung zaka, kapag wala kang pera, obligado siya magbigay o hindi? Hindi. Pero yung salam, mga kapatid, wallah, may sakit ka, walang sakit, umulan, hindi umulan, dapat kang magsala. Maaari lamang hindi magsala ang isang tao kapag? Hindi. Kapag nawala sa kaisipan, hindi kaya? Ano pa? Halim, kasi may mga tao yung nababaliw, di ba, minsan? Hindi siya pwede magsala na. Hindi sa kanya obligado magsala. Kasi gayro akil, ang sala, obligado sa kanya yung akil siya dapat. Nasa, no, nasa normal na pag-iisip. At yung tao na almugma alay, yung nakoma ng ilang buwan, hindi sa kanya obligado magsala. Naunawa natin mga kapatid. At yung taong matanda na, yung tumanda na tapos yung isip niya bumalik sa pagkabata, hindi na sa kanya obligadong magsala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpapakupkup kay Allah sa katandaan, yung matandang matanda na parang bata, na nagiging pabigat na sa kamag-anak, na nagiging pabigat na sa komunidad o sa mga pamilya niya. Dahil ano siya eh, nagdudumi kahit saan, naglalaro. Yung mga ganong kalagayan, hindi sa kanila obligado magsala. Pero tayo mga kapatid, kapag tayo ay nasa wasong pag-iisip, malusog na pangatawan, obligado sa atin ang magsala. Obligado sa atin magsala. Tandaan natin yung sala mga kapatid, kapag hindi ito itinayo ng isang Muslim, kahit isang, kada taon nag-hajj ka, every month, nag-umra, tuwing, tapos, milyon-milyon na yung nag-gastos mas na pera, nakapagpatay ng masjid, madrasa, kung hindi nagsasala, lahat ng yan ay walang saysay. Lahat ng yan ay walang saysay. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawm al-qiyama, as-sala. Ang unaan niyang lilitisin, itatanong sa atin sa kabilang buhay, ay ang sala. Fa'in saluhat. Kapag naging maayos yung sala niya, saluhat sa'ir al-a'mal. Lahat ng gawain niya, yung sala, yung zaka, yung saum, yung umra, yung pagtulong sa mahirap, yung pag-aaral, lahat na ng kabutihan na ginawa niya, pagiging mabuti sa asawa, sa pamilya, sa mga anak, lahat na ng kabutihan na ginawa niya, magiging maayos. Ngunit kapag bumagsak ang sala, pag bumagsak ang sala, bagsak lahat ng gawain. Allahu Akbar. Nakakatakot mga kapatid. Ha? Nakakatakot. Kapag masira yung sala natin, walang saysay ang ating mga gawain. Kaya ngayon, gabi, mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili kung kabilang ba tayo sa mga tao nagsasala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, patungkol sa mga taong nagtauba, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in aqamus sala, at kapag itinayo nila yung pagdarasal, una muna, sila ay nagtauba, tapos naging maayos, wa aqamus sala, tapos itinayo yung pagdarasal, fa ikhwanukum fid din. Yung mga taong nagtauba, nagbalik loob kay Allah, naging maayos, gumawa ng kabutihan, at nagdasal, ang sabi ni Allah sa kanila, ikhwanukum fid din. Sila ay kapatid ninyo para kay Allah. So yung taong hindi nagdarasal, ha? Kapatid natin hindi. Sa talata na ito. Hindi, mali raw yung talata. Pero obligado sa'yo maging mabuti sa kanya. Handaan natin mga kapatid sa Islam, tayo mga Muslim, obligado sa ating maging mabuti sa lahat ng tao. Muslim at hindi Muslim, wajib sa ating maging mabuti. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At ang sabi ni Allah, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumawa ka ng mga kabutihan sa mga tao. Ang tanong, naging mabuti ba tayo sa mga tao? General 'yun ha, tao. Lahat ng uri ng relihiyon, anumang tribo, anumang lahi, dapat tayo maging mabuti sa kanila kasi khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ito ay malinaw sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik tayo sa sala mga kapatid. Ang sala
sino man ang hindi magsala, sabi ni Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen, at siya'y nadatnan ng kamatayan, sabi ni Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen, yung taong hindi nagdarasal, huwag hugasan, una huwag hugasan, huwag ilibing sa libingan ng mga Muslim, at huwag magsala sa kanya. Yung taong hindi nagsasala. Ganyang kabigat, mga kapatid, yung sala. Napakalaga ng sala sa buhay ng isang tao. At ito yung pagitan natin eh, ng Muslim at hindi Muslim. Shirk at kufur. Islam at hindi Islam. Ang pagdarasal. Kaya kung gusto mo ng kaligayahan, tapos hindi ka nagsasala, huwag kang umasa na magiging masaya ka. Ito yung una. Pangalawa, ay ang zikir. Ang zikir. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, مَثَلُ لَدِي يَذْكُرُ رَبَّهُ. Ang paglalarawan sa taong inaalala si Allah at hindi inaalala si Allah, katulad ng buhay at patay. Katulad ng buhay at patay. Ang sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Bilang Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Sino man anya ang tumalikod sa pag-aalala kay Allah, yung hindi nagdidikir, yung hindi nagdidikir, hindi nagsasabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, mula sa kanyang kalooban, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, hindi nagbabasa ng Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Para sa kanya ang miserableng buhay. Allahu Akbar. Miserableng buhay. Ang hadith na, ang talata na ito, pinapatunayan na kahit gaano ka kayaman sa mundo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kakilala, kahit gaano ka kapopular, kahit gaano kalaki ang iyong pamilya, kahit gaano kadami ang iyong ari-arian, kapag hindi mo inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala, malungkot ang buhay mo. Iwala. Mga kapatid, ilan sa mga tanyag na tao na kilala natin nung hindi pa tayo Muslim at tayo ngayon Muslim na, na mga nagbigti, nagpakamatay, mga millionaire, mayayaman. Ba't sila nagpakamatay? Kasi wala sa kanila yung Islam. Hindi nila inaalala si Allah. Hindi nila inaalala ang lumikha sa kanila. Kaya kung gusto mong maging masaya kapatid sa Islam, lagi kang magdikir, mag-aalala kay Allah. Magsala sa tamang oras. Magdikir. At yung pangatlo ay ang pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Bilang Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Bilang Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. At ibinaba namin ang Quran na ito ay may mga lunas. Lunas sa shirk, lunas sa bid'a, lunas sa kalungkutan, kadalamhatian, pagiging miserable ng buhay mo, yung Quran. Magbasa ka lamang ng Quran. Try mo kapatid, magbasa ng Quran araw-araw. Mararamdaman mo kung gaano kasarap ang pananampalatayang Islam. Kung gaano kasarap ang iman, ang pagbasa ng Quran. Maraming tao, subhanallah, alam yung tama pero hindi naman ginagawa. Bakit? Kasi ganyan kalakas yung shaitan eh. Ang shaitan, ang sabi niya sa binalang Quran, siya ay nangako, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Ang sabi ni Iblis, O Allah, pupuntahan ko sila sa kanilang harapan. Sasalubungin ko sila para iligaw yung mga tao para gumawa ng kasalanan. Ang demonyo nasa harap natin. At sa kanilang kanang bahagi, sa kanilang kaliwa at sa kanilang likuran, andyan ang demonyo. Laging nakaantabay sa atin, laging nakabantay sa atin upang tayo ipagawa ng kasalanan. At ano yung pinakamalaking kasalanan na gusto sa atin ng demonyo? Shirk. Pangalawa, yung halili sa shirk, bid'a. Pangatlo, kabair, yung mga malaking kasalanan tulad ng pag-inom ng alak, zina, pagnanakaw, pagpatay, lahat ng mga malaking kasalanan, panlilibak, yung pag-iwan sa sala, lahat ng yan ay malaking kasalanan. So ito yung mga pakay sa atin ng demonyo. Kaya minsan talaga alam natin pero hindi natin nagagawa dahil sa shaitan yan. Kaya nga, ta'awadu minas shaitani rajim. Lagi magpa-upkup kay Allah sa demonyong isinumpa. So ngayon mga kapatid, nalaman natin tatlong bagay na dapat natin taglayin upang tayo ay maging masaya. Dapat natin ito taglayin. Ano ito? Saan natin mahanap yung kasayahan? Una saan? Pangalawa? Zikir. Pangatlo? Pagbabasa ng Quran. At may mga karagdagan pa rito na nagpapatulong sa iyo upang ikaw ay maging masaya. Kabilang na rito yung paghahanap ng mga mabuting kaibigan. Yung paghahanap ng mabuting kaibigan. Yung kaibigan mo, lagi kang inutusan gumawa ng kasalanan. Pre, lakbay tayo, hunda dito, pasyal tayo. Yung puro gano'n na lamang, hindi ka inutusan magbasa ng Quran, hindi ka inutusan magsala, hindi ka inutusan mag-aral, hindi ka inutusan maging mabuti. Walang saysay lahat ng yun. So yung mabuting kaibigan,
nakakatulong upang maging malakas ang ating iman at tayo ay maging masaya sa mundo. Kabila rin sa mga nagpapasaya rito sa mundo is yung mabuting asawa. Yung mabuting asawa. Kung ang tao ay may bahay siya pero hindi maganda yung asawa niya, lagi mo makikita malungkot. Pupunta ng masjid, malungkot. Lalabas ng masjid, malungkot. Paglabas ng bahay, malungkot. Lagi malungkot. Bakit? Dahil yung yun siya, dadak na dadak yung asawa niya. Ha? Kaya kailangan yung asawa. Tingnan niyo mga kapatid. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa na yung mata ay mapaglinlang. Kapag nag-away yung dalawang mag-asawa, o di kaya gusto mag-iwalay, ano sasabihin ng lalaki? Kadalasan, o ni babae, kapag nag-away sila, samang-sama na ako saan? Saan? Ha? Yung kadalasan narinig natin. Sa ugali, di ba? Yan. Kay Tulpo, ano yung kadalasan ko sumbong sa kanya? Ugali, di ba? So, yan ay dahilan na napakalaga ng ugali. Kaya nga sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi, "Idha ataakum man tardaw na udinahu wa khuluqahu fazawwiju." Kapag dumating sa inyo, kausap tayo mga lalaki, mga magulang, mga wali, ang isang tao na relihiyoso at may mabuting pag-ugali, ipakasal nyo kagad sa inyong mga anak. At napakahalaga ng ugali. Dahil yan yung kadalasan nag-aaway sa ugali. Mapansin mo, hindi niya naman sasabihin na maganda nga yung asawa niya, guwapo naman yung asawa niya, pero bakit darating sa puntong hiwalayan? Dahil saan? Dahil sa ugali. So, yung mabuting asawa, dahilan yan upang tayo ay maging masaya tayo dito sa mundo. Kaya yung mga single pa, mag-asawa, mag-anap ng mabuting asawa, at yung mga may asawa na, kung gusto pa lalong sumaya, na si Brother Yusuf. Wala si Brother Yusuf pala. Tayib. At kabila rin sa mga dahilan upang tayo maging masaya rin sa mundo, unang-una rito yung pagsasalisik ng kaalaman, makilala mo yung Panginoon mo. Makilala mo siya ng tama, ng wasto, upang ikaw ay maging masaya. So, ganito na lamang. Wallahu alam. Sallallahu salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. May mga tanong ba, mga kapatid?